Okay. Ngayon, paano naman po magiging estafa kung ang property o ang isang pera ay ginamit sa ibang bagay? So, in that case, dalawang issue dyan, Lala. Ito yung tinatawag na, for example, yung isang offended party nagbibigay ng kwarta sa offender. Pagbibigay for a particular purpose. For example, ang purpose niya, bigyan ng si Juan, nagbibigay ng kwarta ni Pedro, ang purpose, bumili ng suka. Suka. Ano suka? Vinegar. Suka, vinegar. Pero ang ginawa ni Pedro, kasi lesengero, ang binili, tuba, hindi suka. Kasi, di ba, ganun yan eh. So, pinagkatiwala ni Pedro, si Juan, na bumili ng suka, but ang binili, tuba, or mga sorbet, or ano, yung beer, or wine. So, anong liability? Sabi ng batas, in depende sa sitwasyon. Kasi sabi ng batas, if there's delivery of money or property for a particular purpose, but iba ang paggamit ng purpose sa particular purpose na instruct ng tinatawag na offended party, depende yan sa anong possession or transfer ang nangyari. If it is a juridical possession, estafa. Pag physical possession, pagdanakaw o theft. So ano yung juridical possession? Ano yung tinatawag na physical possession? Ang juridical possession, for example, nagbigay ako ng kwarta ni Maria. Nagbigay ako ng 10,000 ni Maria. Juridical possession. Ibig sabihin, pinagkatiwala ko ang kwarta sa kanya. Juridical possession. Paano naman pag ang perang 10,000 na sa mesa, umalis ako kasi nag-CR, pagbalik ko nawala kasi kinuha ni Maria, hindi yan juridical possession. Ang tawag doon, physical possession. Kasi walang tiwala, walang pagtitiwala sa pera, kinuha lang eh. Kinuha ang kwarta sa mesa. So, hindi yan juridical possession. Physical possession. Pag physical possession ang na-transfer sa isang offender, pagnanakaw yun. Pag juridical possession ang na-transfer, hindi pagnanakaw yun. Ang tawag doon, estafa. Okay. So, iba ang magnanakaw sa estafador. Ah. Yun yan ha? So, kailangan natin i-compare. Sino ba ang magnanakaw? Sino ba ang estafador? Ang estafador depende kung paano nalipat ang kwarta sa kanya. Kung nakuha niya ang kwarta through physical possession, kasi wala namang consent, kinuha lang yung kwarta, yes. Habang nag-CR yung may-ari, physical possession, pagnanakaw. Pero pag ang owner, binigay talaga ang kwarta sa kanya for a particular purpose, but na-misappropriate niya, binili niya ng iba. Sample, binigyan ko siya ng kwarta para pangbili ng gamot. Ang ginawa niya, bumili siya ng cellphone. Para sa sarili niya, na-misappropriate ang kwarta. In that case, hindi yan physical possession, juridical possession. In that case, ang kaso is estafa. Okay. So, attorney, kung magdedemanda ka ng estafa, ano ang dapat mong gawin or patunayan sa korte? Pag estafa ang pinag-usapan, Carlo, very simple lang yan. Kailangan may material damage. Ibig sabihin, may kwarta na involved. May perang involved. Wala estafa pag nag-usap lang tayo dito tapos walang kwarta ang pinag-usapan. Sample, sige, nag-promise ako sa iyo, itong gagawin natin. Tapos wala ka namang binayad sa akin. Tapos, can you file a case against me? No. Bakit? Wala namang material injury. Wala namang material damage. Kasi walang kwarta involved. Don't forget in estafa, there must be material value or monetary value. Don't forget ha. Pag estafa ang pinag-usapan natin, there must be monetary value. Hindi lang promises, hindi lang mga pangako, tapos ikaw naman nangako. Siyempre si Pedro, nangako ni Juan. Si Juan, nangako ni Pedro. Pangako lang. False hope or totoong hope pa yan. Basta nangako. Wala namang kwarta ang pinag-usapan. Hindi ka naman nagbayad sa kay Pedro. So, hindi mo pwede manimanda ng estafa because in estafa, the number one requirement, there must be monetary value. Pag walang monetary value, walang estafa.